Hello, beautiful people. Good morning po. Kamusta na po kayo? Ito po yung nagustuhan nyo po. Ayan, naka-ready na po siya, beautiful people, no? Sabi nyo po, ayan ang gusto nyo. Ito po ay mutya ng tubig, tapos ito po ay mutya ng apoy. Ito trabongko, ito po ay bato umo. Sabi niya kasi baka maubusan daw siya eh. Kaya ibukod na raw. Sabi niya. Kinom yung aking... Alam niyo, beautiful people, kaya ganyan po yung aking, hindi po yan marumi yung aking kamay. Cutics po na kulay pula, tapos pinatungan ko po ng puti. Kaya lang, siyempre po, nagtatrabaho, natutuklap yung cutics. Kala mo, marumi yung aking kuko, pero hindi po yan marumi, kundi pulang cutics po ba yan, tapos... Inano ko po. Inano ko siya. Dinublehan ko ng kulay puti. Kala mo marumi. Ay, naku. Pula ko eh. Napagod kahapon. Nabigla po ba yung aking katawan? Nabigla po yung aking katawan sa trabaho kahapon. Kasi, ano ba yun? Nagkasakit po kasi ako. Hindi ako nagtrabaho ng mga 4 na araw. Tapos kahapon nagtrabaho ako. Nabigla katawan ko, parang ewan, masasakit po yung katawan ko, pagising ko. Pero uminom na po ako ng gamot, yung bigay sa akin ng doktor. Dapat nga nagpapahinga ako pero hindi pwede kasi kailangan papasok ako ngayon sa trabaho. Dahil ayaw ko naman matanggal ako sa trabaho ko. Panay sick leave ko, di ba? Yung Krankenstein kung tawagin po rito. Krankenstein. Sa atin naman sick leave. Yung ano po ba? Eh, hindi naman pwede na matagal ka mag-ano sa bahay. Kaya pumasok ako kahapon. Diyos ko po. Parang walang lakas yung mga kamay ko kahapon, pero natapos ko pa rin yung trabaho ko. Ibinigay ko pa rin ang todo yung aking lakas para matapos ko yung aking trabaho. Tapos nga, ayun. Pagdating ko ng bahay, ako'y patampata. Pagod na pagod. Tapos kumain ako, nagpahinga, uminom ng gamot. Tapos pagising ko, Diyos ko, katawan ko, sabi ko, ayaw ko pumasok sa trabaho. Sabi ko po, dahil pagod na pagod yung katawan ko. Eh, hindi naman pwede. Wala po akong inaasahan sana kung kukuha ng... Pambayad ko sa upa ng bahay ko po, kuryente, tubig, telephone, internet, nako, pagkain. Kaya, ganun po talaga. Kung mayroon po akong inaasahan, beautiful people, no? Halimbawa, mayroon po akong perang nakalaan, kahit hindi ako magtrabaho. Pwede, kaya lang wala eh. Ganun po talaga ang buhay. Kailangan po talaga magsikap.
magsipag, magtrabaho, pagka ganong wala kang inaasahan. Kasi magiging kawawa ka o pulubi ka o baka puluting ka sa kangkungan dahil wala kang pambayad sa upa ng bahay mo. Ganun po, kung sarili ko lang itong bahay, beautiful people, no? Kung nabili ko lang po ito, akin na po ito, wala po kong problema. Hindi ako mag-alala o matatakot na kahit ako'y magkasakit, kahit hindi ako magtrabaho, ay may sarili akong bahay. Eh, wala po eh. Wala po akong sariling bahay. Ang sarili ko pong bahay, andyan po sa Bulacan, sa Pinas. Doon ko po lahat ang aking naipong pera o pinagtrabahoan po dito sa abroad, nasa Pinas po. Doon po ang aking ginawang bahay. Ngayon, tinan nyo, doon po ang pagkakamali ko talaga. Kung iyon po yung inipon ko po yung perang iyon dito, dito may bahay sana ako. Kaya lang, hindi mo na po masisisi. Huli na po eh, kasi yung bahay na pinagawa ko sa Pinas ay sa magulang ko rin po yun, mga kapatid, no? Dahil ang akala ko, balang araw, ako'y uuwi. Mag-for good ako ng Pinas, pero hindi pala. Totoo po yun. Kasi pag uuwi ka doon, kailangan may pera ka, may negosyo ka, at meron kang fail health. Eh kung wala, kawawa ka po. Ilalot hindi ka na sanay sa bansa mo. Sanay ka na rito. Totoo po yan. Na nasanay na po ako rito. Yung ano ba tawag niyan? Yung unggibong, kung tawagin po. Yung unggibong po ba? Sanay na ako dito. Eh, sa Pinas po, hindi po ako sanay. Kaya, dito na po talaga ako. Maraming nagtatanong na mga subscriber, bakit hindi po kayo uuwi, ma'am? Eh, maganda sa Pilipinas. Sabi ko, totoo po yun, maganda po ang Pinas. Maraming pwedeng puntahan, pwedeng pasyalan. Nako, beautiful people, kahit sa Pinas nga po, hindi nyo po yan maligid eh, kahit nandyan din po kayo eh. Kailangan nyo rin po ng pera, no? Kailangan nyo ng pamasahe. Kailangan nyo ng pagkain. Hindi po yung totoo na porque maganda ang bansa na yan. Siyempre po, kailangan mo ng pamasahe, pan-travel mo. Makita mo mga location ng mga Pilipinas, mga views ng Pilipinas. Kailangan mo rin ng pera. Kung wala kang pera, dyan ka lang din sa probinsya mo. Hindi ka rin makaano. Alis, hindi ka rin po makapamasyal. Ganun po yun. Kaya hindi rin po easy. E dito po, sanay na po ako rito. Eh, kahit ako po pupunta sa ibang bansa po, buong Europe, beautiful people, no? Pwede kong puntahan. Makita ko buong Europe. Eh, dyan po sa atin, kahit po tayo ASEAN, kailangan mo rin po ng pera pan-travel. Halimbawa, nasa Pilipinas ka, siyempre gusto mong pumunta ng Hong Kong, Singapore, Malaysia, Taiwan, Thailand, Vietnam, China, Taipei, o Japan, o ano, kailangan mo po ng pera pan-travel. Kagaya rin din dito, beautiful people. Pagka nagpunta ka ng Europe, buong Europe maliligid mo kasi dito-dito pwede mong ano, magkotse ka lang. Kung gusto mo nang mabilisan, mag-eroplano ka. Ganun lang po, kotse. Dito po, puro kotse, pwede po.
Kinukotse-kotse lang. Na, ano po ba, auto? Sasakyan lang po, pwede. Ganoon po dito. Kahit sabihin pa, 8 oras. Ganyan po. O kaya 10 oras. Mararating mo na yung Europe na yan dito po. Sa kotse lang po, no? Siyempre. Ganoon po. Pagka-aeroplano naman, masiguro po 1 oras nandoon ka na sa bansa na yan na pupuntahan mo. 2 oras, ganyan. Ang pinakamalayo siguro 4 oras. Totoo po yun. Ganon din po. Kaya nga po, sabi ko nga po sa inyo, beautiful people, hindi lahat ng mga singkit ay Chinese. Iba-iba din po. Kasi ang mga European po, no? Ang tawag po sa mga Asiatis, akala nila mga Chinese. Hindi nila alam, iyan ay Pilipina, iyan ay Thailand, iyan ay Vietnam, iyan ay Korean, iyan ay ano, Malaysia o the Japan o ano. Ang alam ng Europa po, ganun, di ba? Ang alam naman po ng mga Asian, ang Europe at Amerika, ay iisa lang din. Ang tawag lagi, hi Joe, Amerikano, Amerikano. Hindi po yan Amerikano, beautiful people. Nandyan po ang mga Italiano, Espanya, Poland, Romanian, Austria, Germany, Italy, France, yung France po, ganyan. O kaya taga Switzerland po yan. Kasi mga puti po sila, mga European, mga iba-iba po yan. Kasi tayong mga kung tawagin ay mga ignorante. Ah, grabe ha po doy. Totoo po yun. Akala ng ano ay puro puti ay Amerikano. Hindi po. Kailangan po may iba-iba tayong ano po. Broke puti, sabihin na kagad Amerikano. Hindi po. Yan po pala, baka yan po ay Germany, Italy, ganun po, Romanian, Poland, ganyan po ba? O kaya po Yugoslavian, o kaya po Croatian, o mga European po, yan ang mga tinatawag. Iba-ibang bansa po yan. Kaya nga po, sige nga, napapagkamalan din ng European porque singkit ka, akala, ano ka? Chinese, hindi po. O kaya yung Japanese, akala mo, ano, di ba? Kasi mapuputi. Pero ang tawag po nila sa puti ng ASEAN po ay dilaw. Ang tawag naman po sa mga Thailand at Pilipina po, mga brown. Yan po, brown. Kayo manggi. Nagagandahan sila sa kulay na brown. Pero pagka ang ASEAN po, sabi nila, pag maputi, hindi po maputi ang kulay, kundi dilaw. Dilaw ang tawag nila. Naku, ganun pala. Kasi po, ang puti po kasi mga European, American, di ba? Beautiful people yan, ang mga white. Pero pagka ang Asian po, ay tingin mo maputi. Sa tingin po nila, hindi po puti, kundi dilaw. Ah, grabe hapod pala, no? Totoo po yan. May pula. May iba-ibang kulay po talaga ang tao, beautiful people. Hindi po porque puti ka, itim o brown. Marami po tayong kulay. Iba-iba po ang ating mga kulay, beautiful people. Dapat lang tayo ay magmahalan. Hindi dapat nag-away-away. Bakit pa napunta tayo dyan sa kulay at saka... ito lang naman ang kailangan, ang mutya. Iwan ko, beautiful people, pagka mayroon akong nasasagip, yung po bang nasa isip ko po, naikikwento ko po ba? Totoo po yun. Kasi minsan, beautiful people, mas maganda din po yung marami tayong alam, tapos isinishare po natin. Yung mga taong hindi nakakaalam, nalalaman po nila. Diba po? Eh ngayon, sikat ang adobo. Ah, grabe ha po doy. Dito naman po, ang sikat dito ay schnitzel. Schnitzel po, yan ang Austrian na pagkain po, schnitzel. Ano po yan, yung karne,
manok o baboy, pwede pong gawing schnitzel. Tapos po, lagyan ng patatas. Minsan po, gagawa po ako. Hindi, meron akong video noon eh. May video na po ako noon, ano ang schnitzel. Kumbaga po, sa kanila ay yun ang kanilang anong pagkain. Kasi sa atin, di ba, pagkain po, sikat, adobo. Dito naman po, schnitzel. Ganoon. Ay, nako, sige. Baka magutom na naman ako pagka nagkikwento ng pagkain, beautiful people. Ako pa naman, eh, busawan. Ah, grabe ha po doy. Matakaw po ba? Matakaw. Baka saan na naman tayo mapunta sa kwentuhan natin pagkain. Ako pa naman, gutumin na tao. Pag naririnig ko, nagugutom ako. Sige na, beautiful people. Okay, ito po yung ipapadala ko po sa inyo. Ayan po. Ayan. Kasi hindi ko pa po alam kung kailan ang pre ko po. Kasi may trabaho po ako. Itong dire-diretso po trabaho ko. Kahit holiday po. Kahit ano, may trabaho po ako ngayon. Basta hindi ako mangako, beautiful people. Pagka pre ko po, doon ko po yan ihuhulog po, no? Ipapadala sa inyo. Pero yung sinasabi ko po, yung mga box na parapol po, ay hindi ko pa po maipangako kung kailan ko po ano. Kasi po, nag-aano pa po ako na ano po ba? Gusto ko po mapuno kasi sayang po yung padala ko tas kakaunti lang po ba yung mabigyan. Gusto ko rin po marami po ba? Para masaya po ba? Kasi pagkakaunti ay ano ba yan? Di ba po? Hindi pala ako kasama doon, hindi pala ako kasali doon. Swertihan lang, beautiful people, kung kayo po ay mapili ko po, no? Mabigyan ko po, kahit hindi po kayo nanalo sa raffle, ay mabibigyan ko po kayo ng mutya, ng kalikasan po. Okay, beautiful people, yun lang naman po. God bless, beautiful people. Stay healthy po. Kumain ng wasto, matulog ng husto po para lagi po malakas. Ako po, inaano ko rin po yung aking katawan kasi hindi na po ako bata. Matanda na po ako. Kailangan ko talaga ng pahinga. Kailangan kong kumain ng wasto at matulog ng husto po. Ganoon po. Okay, beautiful people. Naku, ako ay naghihigab. Oy, grabe. Sige na, beautiful people.